Apakah angin berkaimat kuyuta dari napa minau kai ani anda? Mengapa burito musika informasyon o balita kai nakuna? Saka angin berkaimat kuyuta dari napa minau kai ani anda? Mengapa burito musika informasyon o walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tamad. Misto at sigurado, balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Oras sa buong kapuluan, alas 12:35 na ng tanghali. Magandang tanghali, narito na ang Balitang Halian ngayong araw po ng Lunes, Desyembre 5, 2022, 20 days bago po magpasko, 27 days bago magtapos ang taong 2022 sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Balitang National. Bonggang Christmas party, bawal mga estudyante. Huwag singilin ng kontribusyon ayon sa DepEd. Balitang Halian. Cash gift, mas gustong matanggap ng mga Pinoy ngayong Pasko. Balitang Halian. Pangulong Bongbong Marcos na mahagi ng regalo sa 600 mga bata sa Malacanang. Balitang Halian. 90% ng populasyon sa buong mundo mayroon ng resistance contra COVID-19 ayon sa WHO. Balitang Halian. At 30% sa mga Pinoy gumandaraw ang buhay. Balitang Halian. Balitang DSSC. Balitang DSSC Christmas light lighting at jingle launching ng DSSC isinagawa. Balitang Halian. Balitang international naman tayo. Balitang international. Premarital sex at live-in bawal sa Indonesia. Balitang Halian. Samantalang tatlong Chinese astronaut matagumpay na nakabalik na sa mundo. Balitang Halian. Mahigit 200 katao patay naman sa naganap na protesta sa Iran. Balitang Halian. Agri News. Sa ating balitang agrikultura, di far atras muna sa imported fish ban. Balitang Halian. At supply ng karne ng baboy sa patraw ayon sa DA. Balitang Halian. Department of Agriculture nagbabala naman sa mga nagbebenta ng sibuyas online. Balitang Halian. Balitang Sports. Balitang pampalakasan, FIBA Basketball World Cup draw gaganapin na sa Pilipinas. Balitang Halian. Rain or shine, pasok na sa quarterfinals matapos talunin ang NLEX sa score na 110-100. Balitang Halian. Balitang Showbiz. Sa ating Showbiz News, Katriona binastos sa Global Peace Fest. Balitang Halian. At dahil sa sardinas, Matet nagwala sa galit kay Nora Honor. Balitang Halian. Balitang sa ating balitang kakaiba naman, lalaki sa China, hindi matanggap-tanggap sa trabaho dahil mukha pa rin bata kahit 27-year-old na. Balitang Halian. Sa detalye ngayon ng ating mga balita, Balitang National. Bawal ang bonggang Christmas party kaya bawal din ang paniningil ng kontribusyon sa mga estudyante. Ito po ang inihayag o inihayag ng Department of Education kaugnay ng kaliwatkan ng Christmas party sa mga eskwelahan. Ayon po sa DepEd, sundin ang mga pampublikong paaralan o ng mga pampublikong paaralan at opisina ang simpleng selebrasyon sa Pasko. Kasabay na rin ang babala na pag-iingat na rin sa pagkalat ng COVID-19 virus. Ayon sa inilabas na DepEd order ni Vice President and Education as Secretary Sara Duterte, kailangang ipatupad ang isang simpleng pagdiriwang lamang ng Christmas party at ito ay voluntary. Hindi kailangang gumastos ang mga magulang, mag-aaral at mga guro. Dagdag pa nito na walang estudyanteng dapat tanggalin sakaling hindi ito nakapag-ambag para sa party dahil hindi kailangang obligahin ang mga mag-aaral. Balitang Halian.
Maraming Pinoy po ang mas gustong makatanggap ng regalong cash ngayong Kapaskuhan. Ito ang lumabas sa isinagawang survey ng Veritas Truth. Sa naturang survey, tinanong ang 1,200 respondents nationwide kung anong regalo ang gustong matanggap ngayong Pasko. Lumabas na 38% ng mga Pinoy ay gustong makatanggap ng gift cash na regalo ngayong Kapaskuhan. May 32% naman ang gusto ay gift in kind. 22% ang nagsabing cash or kind na regalo, habang 8% ang undecided. Ayon naman kay BTS head brother Clifford Sorita, 39% ng babaeng respondents ang nais na makatanggap ng cash gifts, habang 37% ay mga lalaki. Balitang Hayag. Oras po natin at 12:40 nang tanghali. Pangulong Bongbong Marcos na mahagi ng regalo sa 600,000 mga bata sa Malacanang at 90% ng populasyon sa buong mundo mayroon ng resistance contra COVID-19 ayon sa WHO. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating kasamahang John Wesley Fernandez. Wes? Magandang tanghali. Nagsagawa ng programang pagbibigay ng Christmas gift sa Kalayaan Ground sa Malacanang sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos, kung saan nabigyan na ang halos 600,000 kabataan doon. Magkasabay naman ang pagsasagawa ng nasabing programa sa 40 lugar sa buong bansa na mayroong temang balik sigla bigay saya. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagpahayag ito ng kanyang galak dahil sa ginawang aktibidad sa palasyo na kung saan nagbigay tuwa ito sa mga kabataan at napanatili ang tradisyon ng mga Pilipino ang pagbibigay ng regalo sa panahon ng Kapaskuhan. Wala amusement park nangyari sa Malacanang dahil sa inihandang programa para sa kabataan. Binati naman ng Pangulo ang kabataan Merry Christmas at kasabay nito ang pagkanta ng mga kabataan na kung saan sinabayan ito ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa. Samantala, nagpahayag ang World Health Organization na kapag tala ng 90% ng populasyon sa buong mundo ang mayroon ng panlaban o resistance kontra sa COVID-19. Ngunit ikinababahala pa rin ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus na kahit mayroon ng panlaban sa mga mamamayan ay mayroon pa rin lumilitaw na bagong variant dahil sa pagkakaroon ng kakulangan sa pagiging alert laban sa nakamamatay na virus. Binigyang diin rin ito na ang kakulangan ng pagkakaroon ng testing, surveillance at vaccination ay ang naging dahilan kung bakit lumalabas ang mga bagong variant ng mga virus na maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga tao. Mayroon namang magandang pinahayag ang WHO patungkol sa lalapit na pagtatapos ang emergency phase, ngunit hindi pa ito ngayon. Para sa Balitang National ng Balitang Rian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez nagulat. Maraming salamat John Wesley Fernandez at 12:42 na ng tanghali. 30% ng mga Pinoy ang naniniwalang gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ito po ay base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Sa nasabing survey, 29% ang nagsabi na sumama naman ang lagay ng kanilang buhay, habang nasa 41% ang nagsabi na walang pagbabago ang kanilang buhay. Isinagawa ang survey noong September 29 hanggang November 2. Tinanong ang 1,500 respondents kung ikukumpara ang uri ng kasalukuyang pamumuhay sa nakaraang 12 buwan, masasabi ba ninyong ang uri na inyong pamumuhay ay mas mabuti kaysa noon? Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Balitang DSSC. 12:43 ng tanghali, Balitang DSSC tayo. Inilabas na po ng Davao del Sur State College ang kauna-unahang DSSC Christmas video. Ang kauna-unahang DSSC Christmas video ay kinanta mismo ng mga instructors ng DSSC at para sa kanilang version ng Let There Be Joy, Let There Be Hope, and Let There Be Light. Kasama sa video ang mga kawani ng DSSC mula sa iba't ibang opisina, maging ang mga estudyante nito. Mamaya po sa pagtatapos ng ating balitang halian ay mapapanood nyo ang DSSC Christmas video. Samantala, kamakailan lamang ay nagtipon-tipon na mag-aaral at empleyado ng Davao del Sur State College para sa Christmas lights lighting para sa bilen at iba pang pampaskong dekorasyon sa paaralan. Sa Gate 1 po ng DSSC Campus, isinagawa ang pag-iilaw na diniluhan mismo ni DSSC President Dr. Audrey Fuentes, Vice President for Academic Affairs Dr. Cyberlene Camposano, Chief Admin Officer June Nasibog at iba pa mga opisyalis ng DSSC. International. 12:44 ng tanghali, Balitang International naman po tayo.
premarital sex at live-in bawal sa Indonesia. Samantalang tatlong Chinese astronaut matagumpay na nakabalik na sa mundo at mahigit 200 katao patay sa naganap na protesta sa Iran. Detalye po ng balitang ito ihahatid sa atin ng ating kasamahang Kent Jernel Marcos. Kent? Magandang tanghali, narito na ang balita sa labas ng bansa. Sa Indonesia, kung sa ibang bansa ay bukas na ang pagsasama at pagsisiping na hindi kasal, hindi ito uubra sa Indonesia dahil lagot at tiyak na kulungan ang kababagsakan ng lalabag. Ito ay kasunod ng pahayag ni Indonesian President Joko Widodo na magpapasa sila ng isang batas sa Desyembre 15 kung saan ay ituturing ng kasong kriminal ang premarital sex at live-in sa hanay ng kanilang mga mamamayan. Sakaling may lalabag ay paparusahan ito ng hanggang isang taong pagkakakulong habang 3 taon naman ikukulong ang sinumang mangiinsulto at kukontra sa ideolohiya ng presidente at estado kaugnay sa nasabing issue. Sa China, nakabalik na sa mundo ang 3 Chinese astronaut matapos ang 6 na buwang pananatili sa kalawakan. Ayon sa report, lumapag sa Gobi Desert sa Northern China ang kapsul na lula ni na Commander Chen Dong at mga astronauts na sina Liu Yang at Kai Sozo. Ayon sa ulat, kinumpleto kasi ng mga astronaut ang pagsasagawa ng Chang'eong Station na sumisimbolo sa pangarap ng China ng kanilang space program. Agad namang sinuri ng mga doktor ang mga astronauts paglapag ng mga ito at nakitang nasa mabuting kalagayan naman ang mga naturang astronauts. Bahagi sila ng Gensho 14 mission na inilunsad noong Hunyo kung saan nagsagawa ang mga ito ng 3 spacewalks at ilang mga experiments. At yan ang balita sa labas ng bansa. Mula dito sa Smart Agri Radio Center, Ken Jerdo Marcos nag-uulat. Magandang tanghali. Maraming salamat, Kent Jernel Marcos. 12:46 na po ng tanghali. Agri News. Para naman po sa ating balitang agrikultura, BFAR, atras muna sa imported fish ban. Samantalang supply ng karne ng baboy, sapat daw ngayong Pasko ayon po sa DA. At ang Department of Agriculture nagbabala sa mga nagbibenta ng sibuyas online. Unahin muna natin ang dalawang report. Ang BFAR na aatras muna sa imported fish ban at ang supply ng karne ng baboy na sapat ngayong Pasko. Detalye mula sa ating kasamahang student broadcaster, Jet Anthony Dinoy. Jet? Magandang tanghali. Sinuspindi muna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbabawal sa pagtitinda ng mga imported na isda tulad ng salmon at pampano sa mga palengke at grocery na nakatakda sanang ipatupad sa kahapon. Ibig sabihin ay papayagan na rin ang pagbebenta ng mga imported na isda sa mga wet market. Iginit naman ni BFAR Officer in Charge Demosthenes Escoto na re-reviewin muna nila ang naunang kautusan sa pag-aangkat ng mga imported na isda, lalo na at nakasaad sa FAR 195 na pinapayagan ang importasyon ng isda para sa canning, processing at trade to institutional buyers. Mananatili umano ang moratorium hanggat walang nabubuong bagong regulasyon. Samantala, may sapat na supply ng karne ng baboy sa merkado para ngayong Pasko. Ito ang pagtitiyak ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperes, aniya, mas gusto ng mga mamimili na bumili ng sariwang karne. Sinabi nito na nag-aalangan ang mga nagbebenta ng frozen meat na ilabas ang kanilang mga supply ng maramihan. Subalit tiniyak naman ito na walang kakulungan o shortage ng baboy sa bansa. Para sa Balitang Agrikultura ng 103.9 Smart Agri Radio, ito si Jet Anthony Dinoy, nag-uulan. Balitang Hayag! Maraming salamat, Jet Anthony Dinoy. Samantala, dagdag Balitang Agrikultura, Department of Agriculture nagbabala naman sa mga nagbebenta ng sibuyas online. Detalyo ng balitang ito ihahatid sa atin ng ating isa na namang student broadcaster, Erica Taguno. Erica! Magandang tanghali para sa balitang pang-agrikultura. May warning ang Department of Agriculture sa mga mamamayan sa pagbili ng mga sibuyas online. Ayon kay Deputy Spokesperson Rex Estoperes, nakaramihang mga sibuyas na ibinebenta online ay mga smuggled at hindi siya dumaan sa tamang proseso. Naniniwala kasi ang nasabing ahensya na ang mga puting sibuyas na ibinebenta online ay pinuslit lamang para makapasok sa bansa. May posibilidad umano na ang mga nasabing mga smuggled na sibuyas ay mapanganib sa kalusugan ng sino mang kumukonsumo nito. Nasa 1,650 ang presyo ng isang sako ng puting sibuyas na nagtitimbang ng 9 na kilo o 180 per kilo. Erica Taguno para sa Balitang Pang-agrikultura. Maraming salamat, Erica Taguno. Dumako naman tayo sa Balitang Pampalakasan. Balitang Sports.
FIBA Basketball World Cup gaganapin na sa Pilipinas at ang Rain or Shine. Pasok nga sa quarterfinals matapos talunin ang NLEX sa score ng 110-100. Ang detalye pa ng ating balitang pampalakasan ni hatid sa atin ng ating kasamahang nagbabalik, John Wesley Fernandez. Magandang tanghali. Matagumpay na nakapasok ang kupunan na Rain or Shine sa quarterfinals matapos pataubin nito ang NLEX sa PBA Commissioner's Cup sa score ng 110-100. Kinanap ang laro sa Field Sports Arena na kung saan pinangunahan ito ni Ryan Person na isang import na kapagtala ng 25 points at 9 rebounds. Sinunda naman ito ni Andre Caracut na nakakuha ng 19 points at 15 points naman kay Gian Mamuya. Sa pangunguna ni Coach Yeng Yao, ito ang unang pagkakataong makapasok ang kupunan simula noong nakaraang taon. Bay Area Dragon ang susunod na makakalaban ng Rain or Shine na kung saan kasama ito sa top team. Samantala, naglabas ng pahayag ang FIBA na dito sa bansa gaganapin ang jola sa mga kalahok sa Basketball World Cup ngayong darating na Abril 29 sa susunod na taon na kung saan malalaman ng mga kupunan kung saan hanay sila nabibilang. Ang Pilipinas ang magiging host ng FIBA kasama ang Japan at Indonesia at dito sa bansa gaganapin ang pangunahing programa at final stage ng torneo. Gaganapin naman ngayong darating na Abril 30 ang National Federation Workshop at Agosto 25 hanggang September 10 ang FIBA Basketball World Cup. Para sa Balitang Sports ng Balitang Halian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez nag-uulat. Balitang Halian! Maraming salamat, John Wesley Fernandez. Balitang Showbiz tayo! Balitang Showbiz! Katuriona binastos daw sa Global Peace Festival at dahil lang sa sardinas, matet nagwala sa galit kay Nora Honor. Atin pong alamin ang chika ng mga showbiz news na ito mula sa ating student broadcaster, ating kasar, ang Janeth Navida. Janeth? Magandang tanghali. Hindi na nakapagpigil si Katriona Gray na maglabas ng kanyang naging saloobin sa nangyari raw sa kanya sa Global Peace Festival 2022 na ginanap sa Clark Global City Grounds sa Pampanga. Bigla na lang kasi pinutol ang kanyang dapat na 20-minute speech. Dahil dito, nanghihinayang si Katriona na hindi niya nailahad ang lahat ng gusto raw niyang ipabahagi na mensahe sa mga manunood. Sa kanyang tweet, sinabi nito na disappointed naman na siya sa nangyari. Para sa ibang mga fan, malaking kabastusan yun na gawin sa isang former Miss Universe. Sa nangaraw, inayaan mo na siya makatapos sa message niya. Samantala, nang dahil lang sa sardinas ay tila nasira ang magandang relasyon ng maginang Matet at Nora Honor. Nanggang galaiti sa galit si Matet sa kanyang latest Instagram post sa may larawan ng bagong negosyo ng kanyang inang superstar. Masisilip sa IG ni Matet ang dalawang bote ng Spanish sardines na may pangalang Ate Guys Gourmet, Tinapa at Gourmet Tuyo. Hindi kasi matanggap ni Matet na direktang kinupintin siya ng nanay niya ang kanyang parehong negosyo na Bottle Gourmet Sardines. Para sa Balitang Halian ng 103.9 Smart Agro Radio, ito yung Chika Star Angelette Navida nag-uulat. Maraming salamat ka Chika Sar Anjaneth Navida. Alas po natin 12:52 na ng tanghali. Balitang kakaiba naman tayo. Sa ating balitang kakaiba naman, totoo nga naman na mahirap maghanap ng trabaho lalo na ngayong mga panahong ito. Bukod po sa mataas na ang kwalifikasyon na kinakailangan ng mga ilang kumpanya at mga employers, marami rin ang mga kumpanya nagsara dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Kung kaya't marami pa rin ang mga walang trabaho o jobless o walang hanap buhay. Pero iba po ang sitwasyon ng isang 27-year-old na lalaki na mula sa China na hindi matanggap-tanggap sa kanyang mga ina-apply ang trabaho dahil mukha siyang 10-year-old lamang. Tinuturing na isang blessing kapag ang isang tao ay hindi tumatanda ang itsura, lalo na sa mga kababaihan. Ang iba pa nga po ay gumagastos ng malaking halaga para sa anti-aging treatments at beauty products para lang magmukhang fresh at magmukhang bata. Ngunit para kay Mao Sheng na taga Dongzhuan City sa Guangdong Province sa China, isang sumpa ang hindi pagtanda ng kanyang itsura. Sa tuwing mag-a-apply kasi siya ng trabaho,
walang naniniwala na siya ay 27 years old. Kapag ipinapakita naman niya ang kanyang birth certificate, ay hindi pa rin siya tinatanggap sa trabaho dahil natatakot ang mga employer na maakusahan ng paglabag sa child labor. Nag-viral or viral po ang kwento ni Mao Zing sa buong China nang may nag-post ng video sa social media app. Mapapanood sa viral video na hirap na siya makakuha ng trabaho sa mga factory dahil sa kanyang itsura. Sa kasalukuyan naman ay nagtatrabaho na siya sa tulong ng isang businessman na naantig sa kanyang kwento. Bukod sa kanyang trabaho ay may nag-alok din ng libreng check-up sa kanya upang suriin kung anong medical condition meron ito. At yan po ang ating balitang kakaiba. Para sa ating balitang halian ngayong araw po ng Lunes, Desyembre 5, 2022. Abangan niyo po sa pagkatapos ng ating balitang halian ay ang playing po ng DSSC Christmas video. At pagkatapos po ng ating programa ay susunod naman yung ating maliban sa playing ng ating Christmas video ay ang mga programang Entablado on Air, kung saan makakasama po ng ating mga host ang DSSC Choral. Susundan naman ng Bida Estudyante kasama si Jervin. Si Jerv, okay. Si Honorable Jerv Paterno. And of course, ang DSSC Today mamaya si Matet Rolo na naman ang makakasama. At yan po ang ating balitang halian ngayong araw po ng Lunes. Ang ngalan po ng buong puwersa ng Smart Agri Radio kasama yung ating mga student broadcaster. Ako po yung nakasama, Cherry Baquero Corpin. Magandang tanghali. Narito na ang DSSC Christmas video. Let there be joy, let there be hope, let there be light.
Edukasyon